Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakarami problemang pinagdadaanan sa kasalukuyan? Ako po ay may tuturo sa inyo na isa sa mga pamamaraan upang sa ganon mabago-bago ang takbo na ating pamumuhay. Ang dahon ng laurel ay maraming benepisyong dulot. Ako po mga bossing ko ay isa sa mga magpapatotoo po sa pamamagitan ng dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay isa sa mga mabisang pantaboy ng mga kamalasan at pagpapatupad sa lahat ng ating mga pinapangarap sa buhay. Ang dahon ng laurel, mga bossing ko, ay isa sa mga mabisang proteksyon. Kung kayo po mga bossing ko ay ginagamit niyo po ito sa pagluluto ng pagkain na ito po ang madalas po nating pampalasa sa ating pagkain, mga bossing, ay subukan niyo rin po itong gamitin sa mga pampaswerte. Makakatulong po ito upang sa ganon magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte at instead na kamalasan ay puro kaswertehan ang darating po sa inyo, mga bossing. Ngayon po mga bossing, ako po ay isa sa mga magpapatotoo po dito. Ang ginawa ko po, ako po ay nag-focus sa aking mga pag-wish. At ito po mga bossing ko ay higit-higit sa mga blessing na dumating po sa amin. Ako po mga bossing ko ay simple lang naman ang mga wini-wish ko po mga bossing ko na madagdagan ang aming panggasto sa araw-araw. Hindi laging kapos at lagi na lamang pong nangungutang hanggang sa ako po ay kinasawaan na ng aking kapwa. At natatakot na sa akin kapag ako'y nakikita dahil iniisip nila na ako ay mangungutang po muli. Kaya ako po'y iniiwasan po nila mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang ginawa ko'y in-apply ko ang aking mga nalalaman at lalo kong dinagdagan ang sipag at tiyaga. Ngayon po mga bossing at lalo kong kumapit sa mahal na Panginoon. Dahil ako po mga bossing ko ay namamanata sa may baklaran mga bossing tuwing Biyernes. Biyernes or Martes ko ito ginagawa. Dahil ayoko po na ako po'y makikisabay mga bossing ko tuwing Linggo dahil napakaraming tao dito at hindi rin ako nakakapag-focus ng panalangin. At syempre sa panahon ngayon ay napaka-init mga bossing kapag ikay pa makikisabay sa ganyang mga araw mga bossing. Ngayon po mga bossing, ako po'y nire-recommenda sa inyo na maaaring subukan niyo pong gawin upang sa ganun mabago-bago ang takbo na ating pamumuhay. Sabayan ang sipag at syaga, double time sa pagkain at subukan niyo po ito mga bossing. Kayo po mga bossing ko ay mag-wish ng mula sa inyo pong puso. Parang kagaya rin po ito mga bossing ko kapag po kayo ay nagdadasal sa Kanilang Panginoon. Mainam po na focus po ang inyo pong panalangin at hindi ko na po ano-ano mga iniisip po ninyo. Mas mainam mga bossing ko ay focus po ang inyong pagdadasal. Ngayon po mga bossing, halimbawa ay ito. Isang buong dahon ng laurel. Mag-wish ka po dito, ibubulong po ninyo na sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy ang pasok ng swerte. At kailanman hindi na kayo mamumblema tungkol sa usapin ng pera sa pamamagitan ng sipag at syaga at pananalig sa mahal na Panginoon ay makakamit natin lahat ang ating mga pinapangarap. Pagkapos nyo pong mag-wish mga bossing ko ay sunugin nyo po ito na ikaw ay nakaharap sa may silangan sa umaga ng mga bandang alas 7 o alas 8. Ang amoy po ng ati pong dahon ng laurel ay magtataboy ng mga negatibong enerhiya sa ating kapaligiran. At ito po ay makakatulong upang sa ganon mabilis nating ma-achieve ang mga pangarap. Kung maraming mga problema at maraming mga negatibong enerhiya sa paligid, iyan po ang mga nagiging balakid sa mga problema. Kaya mas mainam mga bossing ko, tayo po ay mag-focus at maniwala na makakamta natin ang ating mga pinapangarap. Kapag ipinaniwala na kaya mo, makakaya niyo po yan. Pero pag inisip mo na hindi mo kaya, ay nako, wala talagang pag-asa. Kaya kailangan laging isipin, kaya. Yan po mga bossing ko, isa sa mga makakatulong upang sa ganun ay magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Instead na kamalasan ay puro kaswertehan ang darating po sa inyo po mga bossing. Subukan niyo po ito at ito po yung isa sa mga paborito ko na pampaswerte mga bossing. Proven na napakaswerte at ang dami ng mga patutuo po nito sa akin. Ang usok po nito mga bossing ko ay isa sa mga pinaniniwalaan na napaka-powerful na nagtataboy ng mga kamalasan. Ito po mga bossing ko ay makakatulong upang sa ganun, instead na kamalasan ay puro swerte ang darating po sa buhay po natin. Basta positive ka lamang. Ako po mga bossing, syempre tao lang po tayo. Nakakaisip tayo ng mga negatibo. Ang ginagawa ko pong sikreto, hindi ko po ito pinapansin or pinagdadasal ko po agad ng taimtim. Nananalangin ako na huwag magkatotoo kung ano man ang aking naiisip o ang aking panaginip mga bossing, lalo na kung tayo nakakapanaginip ng mga negatibo. Ngayon po mga bossing, kung kayo po'y naniniwala at naisip po itong gawin, gawin niyo po ito kahit anong araw na kayo po ay hindi abala at makakapag-focus ka ng panalangin. Pero kung kayo nagmamadali, marami kayong ginagawa at hindi kayo makakapag-focus ng panalangin, ay mas marirekomenda ko sa inyo na huwag muna kayong gagawa.
Dapat kayo po ay makakapagpuos ng panalangin kapag po kayo ay gumagawa mga bossing. At hindi po kayo ay nagmamadali at wala sa puso't isipan ang mga ginagawa o mga sinasabi mga bossing. Kung kayo pinaniwala at naisip po itong gawin, huwag na po ay magpatumpik-tumpik pa mga bossing. Subukan niyo po ito, proven po ito na napakaswerte. Yun lang po mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.